Hello guys, ako po is Sir Nilo, isang guro. 20 years na po nagtuturo at ito po ang aking YouTube channel. Ako po ay bago lang sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay bago lang din sa aking channel, subscribe and watch lang po sa mga i-upload kong mga math videos. Magda-download nga po pala ako ng aking mga math videos sa unang linggo ng October. At habang iniintay po, panoorin niyo muna po ang video na ito. Dito po ay malalaman natin ang mga ilang paraan kung paano po natin tatanggapin at yayakapin ang distance learning. Maganda rin po kayong mag-aral sa modular distance learning. Hayaan niyo po na magtalakay ako sa inyo ng ilang magandang katangian ng modality na ito. Ang modular distance learning po ay mangyayari na ngayong school year 2020 hanggang 2021. Ano-ano nga po ba ang mga benepisyo natin sa modular distance learning? Una po dito ay safe. Dahil nga po may pandemya, may social distancing, wala po tayong face-to-face learning. Kaya ito na po ang mas ligtas na paraan upang hindi po tayo mahawa, makahawa sa iba ng COVID-19. At ano naman po ang pangalawa? Ito po ay independent. Dahil nga po ang pag-aaral ay self-learning, natututo po o mabilis matuto ang ating mga estudyante sa sarili nilang estilo. Malaya po silang gawin ang lahat ng paraan upang masagutan po nila ang lahat ng gawain sa bawat module. Pangatlo, ang MDL ay student-centered. Ang pagkakatuto ay nakasalalay sa mga bata. Sila po mismo ang magbabasa, uunawa at sasagot sa lahat ng mga gawain sa bawat module. Sakali po sila ay nahihirapan na, saka lamang po tayo tutulong sa kanila. Maliwanag po. Ang MDL po ay simplified din. Ang mga aralin po dito ay pinaikli at pinadali kumpara ng nasa libro. Dagdag pa po dito, may mga supplemental lessons din po sa pamamagitan ng videos, paikinig sa radyo, panonood ng TV, e-book at iba pa. Ang lima po ay flexible. May extra po tayong oras para tapusin ang mga hindi po natin natapos na gawain sa bawat module sa itinakdang class schedule. Ang susunod po ay accessibility. Ang pag-aaral po ay sa loob lang ng bahay at di na kailangang lumabas pa. Kung nahihirapan na, ang mga katulong ay nandyan lang. Si mama, si papa, ate, kuya, iba pa. And last but not the least po, cost efficient. Sa dahilan po ang pag-aaral ay sa bahay lang, tipid na po tayo sa pamasahe, baon at iba pa. Ang printing naman po ng mga modules ay sagot na. Iyan po ay ilan lamang sa mga benepisyo ng modular distance learning. Ngayon po, pag-usapan naman po natin ang ilang mga paraan upang ating mapagtagumpayan ang modular distance learning. Upang magtagumpay sa modular distance learning, alamin ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral. Sino po ba ang humagad ng hindi magandang kinabukasan? Wala, di po ba? Lahat po tayo hinangad ang magandang kinabukasan. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-aral. Upang magtagumpay sa MDL, magkaroon ng tiyaga at mahabang pasensya sa pagbabasa. Alalahanin po natin mga modules ang ating kaharap. Kung wala po tayo niyan, paano po tayo matututo? Upang mapadali sa MDL, huwag mahiyang magtanong. Nahihirapan na, pipilitin pa. Magtanong sa mga nakapaligid sa iyo, kay ate, kay kuya, o kanino mang tao na inaakala mong may alam sa iyong pinag-aaralan. Upang magtagumpay sa MDL, gumamit ng iba't ibang learning resources tulad ng mga libro, internet, Facebook, Messenger at iba pa. Upang magtagumpay sa MDL, magkaroon ng convenient place for learning sa inyong bahay.
Huwag gawin ang pag-aaral sa kusina kung saan ay abalang lugar. Huwag din gawin sa sala kung saan may telebisyon at iba pang istorbo. Humanap ng isang lugar sa inyong bahay na kung saan ikaw ay makakapag-focus at makakapag-concentrate sa iyong pinag-aaralan. And again, last but not the least po, panatilihing malusog ang ating katawan upang lahat po nating pinag-aaralan ay tunay nating matutunan. Sana naman po sa videong ito ay nabawasan ko ang inyong pangamba sa ating bagong estilo o paraan ng pag-aaral. Hayaan niyo po, tatapos din naman ang pandemic. Babalik po tayo sa face-to-face learning.